The arrival on Earth for our guest of honor speaker shall now begin. Okay, come on! Ha! Come on. Mga kasama, pinapaabot ang ating panauhing pagdangal na si Police Brigadier General Vicente Dupa Danau Jr., ang ating Regional Director, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa parangal na ginawa natin sa kanya sa umagang ito. Thank you very much. As requested, dahil na-introduce ko na po ang ating regional director last time we visit sa atin. So, a short introduction na lang po. Of course, to our energetic, very humanitarian regional director, kung saan makikita niyo siya kung nasaan po yung pandemic, like sa Taal.
nandun din po siya sa taal, pumutok yung taal. Personally niyang sinupervise yung ating mga rescue operation doon sa Batangas. Kaya nagkasakit sa ating director. Then after this, ito naman COVID-19. Nandito na naman siya. Makikita nyo, lagi nag-iikot sa ating buong kalabarson. Our regional director is a very simple man. No? Kung makikilala nyo po siya, down to earth siya. So sana po, pagdating ng panahon, sa darating na eleksyon, sana po, sana. Anyway, sir, thank you very much for the support from UPCO. Our energetic police, Brigadier General Vicente Tupac Canal Jr. Sa ating pong mga bisita, lalong-lalo na from the provincial governor's office headed by our governor himself, mga Dalina E. Suarez, sir. Of course, the mayor of Lucena City, mga Roderick Alcala, our pastor, Monsignor Dennis M. Ferrian, the officers and men of Quezon Police Provincial Office, the Vice Chairman of Chinese Federation Chamber of Commerce, Luciano Sandico, the Manager or Owner of Rapid Formos Construction Company, Mr. Joe Yang, from the Pink Line, Ma'am Rosalie Lico, of course, other officers, our health manager, our R9, other members of the FGUs, NGOs, yung ating mga donors, friends from the media. Magandang umaga po sa inyo lahat. This is very timely kasi we wanted to personally thank our LGUs, our donors, sa lahat po ng ayuda at sa lahat po ng mga PPEs, to include po yung construction ng ating quarantine facility. Alam niyo po, isa po ito sa pinaka-importanteng bagay, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemic, wherein one of the mandate of our president is to really take care of our frontliners. And when we were trying to review yung ating pong mga results or yung ating pong confirmed cases all over Calabarzon, sabi ko nga kay health manager, bakit ang baba ng Quezon? Bakit itong Laguna ang taas yung Rizal and other provinces? Kaya itong nakikita ko ngayon, I think this is the answer to it. This is merely, siguro, number one, because of the close cooperation, collaboration of our LGUs in partnership with our PNP and other stakeholders. And kung nakikita nyo naman, sa dami ng ayuda na pinamigay nila para ma-prevent at sa sobrang stricto ni Odi na pagpapapasok sa Quezon. Alam nyo, pag wala talaga kayong travel authority, hindi kanya papapasokin, babalik ka talaga kung saan ka nang galing. Kung ka-stricto at ganun ka-cooperative yung lahat ng ating LGUs in partnership with the PNP. So that answers the question, why Quezon province has the lowest confirmed cases all over Calabarzon. So palakpakan po natin na. And of course, this would not happen without the help of
our stakeholders also coming from the volunteers ng ating mga non-government agencies. Itong ating mga stakeholders na napakalaki pong tulong na nibigay ninyo sa ating pong mga kapulisan. So kami po ay lubos na nagpapasalamat on behalf of the Philippine National Police, sir, particularly Team Calabarzon and Quezon PCO. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng tumulong one way or another, lalong-lalo na sa mga facilities na nakikita natin ngayon in order to take care of our frontliners. Kung nakikita po ninyo, ang pinaka-exposed po sa ngayon ay ang ating pong kapulisan who has been on the streets, who has been roaming around the cities, municipalities, and all over just to take care of our constituents. And I know that with these facilities and with these PPEs that we have now, alam po natin na malaki ang tulong o may bibigay nito para sa ating mga frontliners. So maraming salamat po sa inyo, Lord, Yormi, kaka sa ating pong mga kaibigan na narito ngayon. Sana po hindi kayo magsasawa sa pagbibigay ayuda sa ating pong mga kapulisan. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo. Thank you so much, sir. Positive sa rapid test, pero ito po ay kanilang ipapaswab test pa for confirmation. So sana mag-negative sa swab test, no? Para hindi na magamit itong facilities. But nonetheless, the Quezon Police Provincial Office is ready to cater our personnel. Napakalaking advantage po to kasi unang-una, malaki ang matitipid ng ating personnel. But we can only cater itong ating mga asymptomatic, no? Na walang mga signs talaga. But hanggang sa maging, hanggang sa ma-clear sila sa COVID. So they're given at least 2 weeks para ma-clear sa COVID. Meron pa rin po para sa lahat. Yes, meron pa. This is about 22 bed capacity, male and female. So, sa female, we have at least 6 facilities, bedroom capacity for female.
And we have at least 15 to 14 sa mail naman. Sabi po, RG, ito daw po yung pinakamalaki sa... Isa ito sa pinakamalaki at pinakamaganda so far na nakita natin. Aside from the Batangas, yung social distancing pa rin. Last po, message po natin sa LGU po na nakatulong natin dito sa... Ako po ay lubos na nagpapasalamat, lalong-lalo na sa LGU ng Quezon Province for giving us these facilities, no? And providing us the necessary equipments at saka mga PPE sa ating kapulisan. They spent almost a million here dito lang. Makikita nyo naman yung ganda ng facility. And this is only a 22-bedroom facility, but we were able to make it as good as like this. So it's a good isolation place para naman ma-safety natin yung ating mga kapulisan. Parang tumambay dito, malamig. May aircon eh. Yung facility natin doon, walang aircon eh. Pero tayo papasok, bawal. May laman na eh. Tada! Yan. Napi, napi, Odi. Kaya lang dyan, sir. Isilip lang. Oh sir. Hindi naman, sir. Nandun sa kabila, sir. Wala na. Saka mga ano naman sa bed. Atan yung nurse yung tingin natin. Ito po yung nurse station. Ah. Dito may sarili silang daan. Tapos separate po. Okay. Ang kailangan daan. Ayun po, yung medical staff. Hindi sila rito. Tapos dito sa rin pa rin na swabbing natin. Just the area. Ayan sir, paito siya. Bani 16. 15. Ilan ang nakaroon kayo? 9. Sir, itong quarantine facility, sir, sa ngayon, sir, ilan po ang laman, sir? Itong buong quarantine facility sa Quezon PPO is about 22. Okay, so 6 sa female and the rest is para sa male. So napakalaking tulong po ito para sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na yung mga walang mauwian para hindi maapektuhan yung kanilang pamilya at lalong-lalo na doon sa kanilang workplace. So lahat ng magpa-positive dito as long as asymptomatic lang will be catered by these facilities. Sir, so far, sir, ano po ang status ng quarantine, sir? Ilan, may laman na po ba, sir? Sa ngayon, meron daw 9 eh. 9 na nag-positive sa rapid test, pero yeah, it will still be confirmed through sa swab test. So, I just hope that it will be negative para naman makapagpahinga na sila ng maayos. But sir, as of now, they're still on quarantine. Sir, kanino, sir, sabi mo, sir, sa nung statement mo, sir, na parang masyadong mahigpit, sir, ang Quezon pagdating, yeah, sir, sa... Actually, ang Quezon, ang isa sa pinakamahigpit sa pag-implement ng quarantine, no? So, that gives us the reason kung bakit mababa yung kanilang confirmed cases sa COVID, no? Unfortunately lang, yung ating mga frontliners, yun ang mga tinamaan sa ngayon. So, I just hope na mag-negative sila sa swab test. Guidance mo, sir, para sa QPPO, sir? Ang una, ang aking pasalamat sa leadership ng ating provincial director for a job well done, no, sa implementation ng COVID as one of the lowest confirmed cases, no. Nakikita naman natin yung kanilang cooperation, collaboration with the LGU. No, so talagang very cooperative yung ating mga LGU. And sa atin naman mga kapulisan dito, alam po natin na lahat ay pagod na, lahat po ay
medyo mahaba-haba na yung ating serbisyo sa COVID. Pero nonetheless, let us still work and join hands in preventing the spread of COVID-19. Thank you, sir. Thank you, sir.